Hoy! Ikaw! Ba't di ka pa bumabangon, ha? Bumangon ka na! Kasi pag di ka bumangon, huling ka ng barangay. Kapag inuling ka ng barangay, nauyari ka talaga! Kamusta kabarkada? Tayo nagbabalik na naman po sa Arielcraft, mga kabarkada. At medyo meron ng spoilers dito sa base dahil nag-livestream po ako kanina. Mamaya papakita ko sa inyo, pero ngayon nasa kalagitnaan po tayo ng isang malaking pagsubok. Dahil po, Dragon's Roar na naman, mga kabarkada. Ayan na, nagsilipanan na po yung mga dragon. At sakto-sakto meron akong dragon treat dito. Tingnan natin kung mapapakain natin itong mga to. Hindi, parang hindi yata. Ako, pumamatay pa ako. Oo, mamatay pa ako. Hindi, joke lang. Tingnan natin kung makakapag-tame tayo ng dragon. O kailangan talaga natin ng itlog. Kasi hindi natin ma-tame to kahit yung morok. Ito, sinusubukan ko i-tame yung morok. Ito, pwede ko ba kayo i-tame? Ayun, hindi ko sila... Ayun! Natitame nga siya. Gusto pa? Yun, may morok na tayo. Tapos itong cockatrice. Tingnan, ay hindi natin naano yung cockatrice. Wala. Malis ka dito, ha. Pasalamat ka, malakas na ako. Kaya-kaya ko na kayo. Tara dito. Ano? Mahina ka. Kailangan natin ng soul stone para sa ano natin, sa morok natin. Tara dito, ha. Ginigigil mo ko, ha. Okay, tapos na tayo yung Dragon's Roar. Wala na nang nag-spawn, eh. Sa sobrang dami nating inexplore na battle tower, mga kabarkada, sobrang dami kong nakuhang heart shards at naparami na natin ang ating heart container at the same time. Yes, mga kabarkada. No, nakita nyo po kanina, hindi ko alam kung nakita nyo na yun, pero nakita nyo, nakapatay na po tayo ng dragon, mga kabarkada, at nakakuha po tayo ng Guardian Dragon's Eye. Hindi nakakuha, kinraft ko to, pero ang nakuha natin doon ay yung, ano tawag dito, yung eye ng Dragon's Eye. Wait lang, Dragon's Eye. Ito, yung nakuha natin, yung ulo ng dragon, ito, Dragon Skull. Kasi hindi ko nakuha yung dragon head noong nakaraan, so buti na nakapatay tayo ng dragon, nakapag-craft tayo nito. At immune na po tayo, mga kabarkada, sa fire, immune na tayo sa darkness. At marami na tayong makikitang kayamanan. At kung nakikita nyo, meron na rin po tayong Wild Poison Stone. Hindi na po tayo mapopoison, mga kabarkada. Very strong na tayo dito sa Arielcraft. Wala na mga katalo sa atin. At dun livestream po, napatay po natin ang ating kauna-unahang dragon, mga kabarkada. Kaya masayang-masaya ako. Ayun, very strong na. Malakas na tayo dito at meron pa tayong napakalupit na morok, mga kabarkada. At isip tayo ng magandang pangalan. Kasi meron na tayong dalampasigan, meron na tayong Baru, at meron na tayong Garfield. Ang magandang pangalan sa'yo, Langit. Yes! Ang pangalan mo, Langit. Langit, tara na dito. Uwi na tayo, Langit. Isa soul stone pa kita para hindi ka mamatay. Tara dito, Langit. Medyo delikado nga lang kasi puro dragon dito kasi nag-dragon's roar sa base ko. Ayun, tingnan. Dami. So, hindi ako sigurado pero feeling ko pwede yung normal na soul stone lang. So, try natin mag-craft nito. Gagana ba siya? Ay, gumana nga siya! Akala ko Dragon Soulstone ang kailangan natin. So mounts, nakuha na natin si Langit, mga kabarkada. At hindi ko alam kung gagamitin pa ba natin si Dalampasigan. Kasi meron na tayong Langit, eh. Hindi na natin kailangan bumunta sa mga Dalampasigan. Pwedeng-pwede na natin liparin ng Langit, mga kabarkada. Ito na, malupit na. May dragon na tayo, mga kabarkada. Malupit to. Isa sa mga kailangan natin gawin ngayon, mga kabarkada. Meron po kasi ako nakitang bahay na pwede natin lipatan. Kasi ayoko na dito sa lugar na to. Na-explore na natin lahat na nakapaligid dito. Nakapatay na nga tayo ng dragon dito, eh. May namatay na dragon dito. Kawawa naman to. Kawawa naman to. Teka, kunin natin yung buto niya. Mahalaga yung buto nito, eh. Sayang naman kung hindi natin kukunin. Akin na yung bones mo, pre. Akin na yung bones mo. Para mapakinabangan naman namin yan. Ayan, oh, dragon bone. Okay. So, dito ako galing kanina. So, feeling ko dito banda yun. Ayun, ito yung bahay na nakita ko, mga kabarkada. So, lilipat ko yung mga gamit ko dito. Medyo matagal na proseso yun. So, gagawin ko na lang siya off-cam. Grabe na to. Lilipat pa lang ako. Parang ayaw mo na akong palipatin, ah. Grabe tong dragon na to. Hinahamon ako. Baka hindi mo ako kilala. Sly the Minor Dragon Slayer to. Tingnan mo. Sunod-sunod, oh. Sunod-sunod, oh. Nasusunog siya. Lumilipat ako dito. Tapos lulusubin mo ko, ha? Basic, man! Basic! Uy, may katabi pa siyang dragon dito na namatay din, oh. Kung hindi ka sana pumunta dito sa base ko, edi hindi ka sana namatay, di ba? Hindi ka sana namatay. Tingnan mo tuloy yung ginawa mo sa sarili mo. Pinahirapan mo lang yung sarili mo. Imbis na nananahimik ka, lumilipad ka sa ibang lugar, mali ka na napiling lugar, kaibigan. Hindi tayo makaharap ng level 5 na dragon. Gusto ko ng dragon egg. Gusto ko mag-alaga ng dragon. So ayan po, mga kabarkada, kung nakikita nyo naman po, nakalipat na po ako dito sa area na to. Kaso may nagkaroon ng problema, dalawang villager na lang yung natira. Yung isang nitwit pa, so kailangan natin paramihin ito, mga kabarkada. Kung nagtataka po kayo, mga kabarkada, ito po kasing Minecraft natin ay 1.12. Ito po kasi yung pinakamagandang version para tumakbo yung Arielcraft ng lahat ng mods ay gumagana. At the same time, mga kabarkada, kung nakikita nyo naman po, meron na po tayong dragon armor. At kung hindi nyo po alam kung saan ko nakuha to, baka sabihin nyo, ah, nag-cheat ka na naman, Kuya Sly! Na naman? Kailan ako nag-cheat? Never been done before. Ito po ay nakuha namin noong livestream, mga kabarkada. Mamaya sa dulo ng video na to, napapanood nyo po yung mga stream highlights.
So makikita nyo po dun yung mga bagay na hindi nyo napanood sa livestream na mahalaga, na makaduktong ng storya natin mga kabarkada tulad nito. Kinraft ko po to sa livestream mga kabarkada, katulad din ito, itong rune reader mga kabarkada. At kung nakikita nyo naman po, very well organized na po mga kabarkada. Ito yung mga typical natin nakikita sa Minecraft. Ito naman po yung mga typical na hindi natin nakikita sa Minecraft. Titan, tara dito Titan. Gusto ko i-right click sa iyo to. Mara-right click ko ba to sa iyo? Wait lang. Para ba tayo dadaan dito? Balita ko mahina ka lang daw eh. Dali, para-right click ako, para-right click. Ayun oh. There is nothing to be learned about. Ay, kawawa ka naman. Nagwawala ka tuloy nung nalaman mong wala naman kaming mapapala sa iyo. Grabe lakas ng ano ko pana ko. 3 hits lang ng pana ko, men. Yun na yung binibigay mo, leather tsaka Romuton? Yun na yun? Walang kwintang Cyclops to. Akala ko naman may mapapala tayo sa Cyclops na to. Wala. Hindi ko rin nagamit yung Soul Gazer sa kanya. Eto ba, pwede ko ba gamitin sa ship? Ay, alam ko na. Sa mga sirena, subukan natin. Akin na ang pag-ibig nyo. Akin na, tara dito. Hindi, tinamaan. Ayan, tinamaan. Okay, try ko nga i-right click to sa inyo. Pwede ba? Wala rin. Wala rin kami matututunan sa inyo. Walang kwinta. So may kuweba dito, malapit sa bahay natin, at hindi ko alam kung may creeper. Paano lugar to? Dungeon ba to? Parang ito yung mga entrances sa mga dungeon na napupuntahan ko. Tapos may bricks eh. So feeling ko, dungeon nga. Okay. Okay, may isa na naman ako ilulut. Puro spawner na naman. Sobrang dami talaga spawner dito sa Aril Cup eh. So ilulut natin itong area na to. At syempre alam nyo na kung paano ko ito nilulut, of course. At hindi naman na tayo mamamatay masyado mga kabarkada, kasi kung nakikita nyo, very strong na tayo. Kailangan ko lang paliguan ng torch itong lugar na to, kasi mag-spawn yung mga mobs dito eh. Malapit to sa base ko, so maglalag ako. So kailangan natin ilawan itong buong area na to. At kailangan kong kunin lahat ng mga spawner, at tingnan natin kung ano malulut ko. Ang bilis naman na ito tumakbo. Pero okay lang eh, wala ka naman ibabawas sa akin. Mga mahihina kayo. Hindi nyo pa nga ako nababawasan. Overpowered na ba to? Yung nakakulay purple na to? Blight Skeleton. Alam ko nakakuha na shard doon. Ayun, nakakuha na shard. Kailangan natin magparami ng heart. Wala, mahihina pa rin kayo. Hindi nyo pa rin ako napapatay. Isa kayo mga mahihina. Mga mahihinang nila lang. Sabi nila, ito yung pinakamahirap na Minecraft mode. Parang hindi naman. Casually naglalakad na lang ako dito sa lugar na to. Yung parang hindi walang nangyayari. Lagay-lagay lang tayo ng torch agedly. Lagay lang tayo ng torch. Yung butulan laman to. Ayun, ito. May laman dito. Lagay tayo ng torch dyan. Ay, mga ma'am, sir. Dumadaan lang po ako. Naku po, may lava. Naku po, may lava. Nalaglag ako sa lava. No! Ano? Uy, mamatay na pala ako. Joke lang. Mamatay na pala ako. Sobrang confident ko pa malalaglag. Ay, laglag tuloy ako sa lava. Ano nangyari? May po, ano yun? Pero may muatak sa akin. Torch na lang to. Naglalagay na lang ako ng torch dito. Oh, ano to? Ang laki. Ang laki nun, ngayon lang nakakita niya na ano yan. Ano to? Shade, ano to shade? What? paano ko in? Oh my goodness, talaga. Uy, may purple lava? What? Purple lava? Ano klaseng, ano ba to? Nanggigigil na ako sa inyo ha, nagko-commentary. Asan ba yung reaper na yun? Asan yung reaper na yun? Hotdog ka, reaper ka. Purple lava? Naku po, baka mamatay ako dyan pag pumunta ako dyan ha. Ano nangyari sa kanya? Ayun, sabi sa akin, immunity to poison. Bayan, may poison pa din ako hanggang ngayon. Asan yung reaper na yun? Ginigigil ako ng reaper na yun eh, ha? Ano tong purple na to? Pwede ko ba to inumin? Walang nangyayari oh. Nangyayari? Andito lang ako, nakatayo ako. Ano ba to? Naiinom ba to? Hindi naman naiinom eh. Wala, mahina. So tapos ko na po i-loot mga kabarkada yung dungeon dito, at nakakuha po tayo ng dalawang heart container. Pero meron pa po ako hindi nakakraft ng mga heart dust dun sa may loob ng bahay natin. At may nakita ko ditong hindi ko nagustuhan. Hindi nyo alam kung gaano katagal ako naglipat ng mga gamit ko simula dun sa may base natin dito sa may... Dito ba yun? Sa may una? Dito! Dito ba yun? Ay hindi, hindi dito yun, sa pangalawa. Dito! Ayan, dyan. Dito sa base natin, dito sa may umpisa mga kabarkada, dito sa may castle na to. Ayan, sa tapat niya nandiyan yung base natin. Lumilipad ako papunta dun sa may base natin na bago simula dito. For 1 hour mga kabarkada. Pabalik-balik lang ako. Alam nyo ba kung gaano kaboring yun? Tapos meron palang waypoint dito sa bago nating. Oh my goodness. Tapos isa pang pagkakamali, sabi nyo, pwede kong kunin yan basta hindi pa siya yung activated. Eh na-activate ko na eh. Nakalimutan ko. Alam ko pwede tayong mag-craft niyan, 'di ba? Nether Star. Ayun oh, pwede tayong mag-craft yung gamit yung Nether Star. Ito, asan ba 'yan? Asan 'yon? Ayun oh, Waystone. Pwede tayong mag-craft. Okay, so sobrang useful nitong disenchantment table mga kabarkada, kasi magagamit mo siya sa kahit na ano. For example, itong wooden fishing rod mga kabarkada. Kapag nilagay natin 'to dito, tapos nilagay natin ng enchantment book, makukuha natin yung unbreaking tree nito. Magiging libro. Napakalupit. Ang tanging problema lang dito mga kabarkada eh, kapag ginamit mo na siya sa mga armor. Kasi for example, ito kung nakikita nyo itong enchantment book na to, meron po siyang dalawang enchantment na scope tsaka sharpness. So ito, kapag naglagay tayo ng libro, makukuha natin yung scope,
tapos makukuha natin yung sharpness. Pero kapag ginamit mo siya sa armor, for example itong natitirang armor na to, lagyan natin siya ng ano ba magandang eto, magic protection. Kapag kinumbine natin itong dalawa na to, for example yan, so dalawa na enchantment niya, di ba? Kapag nilagay natin siya dito, isa lang po ang makukuha natin, tapos masisira na siya. So hindi natin siya pwede gamitin sa armor natin para ilipat dito sa ating dragon armor. Sakit! Bigati! So ang kailangan natin mga kabarkada ay magpa-level para masuot na natin to, kasi level 24 dapat to. Ayun o, defense 24. E 20 pa lang yung defense natin. At the same time, kailangan din natin magpa-level para mailagay natin yung mga enchantment na katulad dito. Kung nakikita nyo, meron tayo protection 4 dito, meron tayong protection 4 dito, fire protection naman dito, tsaka dito sa may ibabaw. Diba? Napakalakas natin. Tingnan mo, may mending pa nga tong helmet ko. Diba? Kailangan na rin natin ng maraming mending para hindi na nasisira yung armor ko, kasi puro repair ako dito. Naubos na yung mga serpent scales ko dito. Nasa na ba yun? Ayun o, puro dragon scales na to. Napapalitan na. At syempre, nakapatay po ulit tayo ng emerald dragon mga kabarkada. Very nice, marami na tayo napapatay. At isa pa sa mga gusto ko din gawin mga kabarkada ay mag-upgrade ng diamond strengthened longbow para medyo makunat-kunat na yung bow natin, kasi palagi din nasisira. Ang hirap naman protektahan itong teritoryo natin, sobrang daming dragon. Tingnan nyo, may panibago na naman dito, fire dragon na naman. Oo, bubuga na naman ako ng apoy, hindi mo naman ako matamaan. Oh my goodness, malapit na yun. Oo, lumayo ka muna, layo ka muna, apakahirap nito ha. Mali ata yung pwesto ng base natin, sobrang daming dragon dito eh. Hindi man lang tumama yung mga apoy mo. Ano na dragon? Ano? Tatakbo ka na ba? Ano na dragon? Ano na? Wala na. Nababaliw na siya. Hindi niya na alam kung ano gagawin niya. Wala na. Deads na. Sobrang lapit lang nito sa base natin. Ayun yung base natin sa may likod ng Savannah Mountain na to. Nakakatuwa dito sa Arelcraft kasi kahit itapon mo to, hindi siya nasisira sa cactus. So nung nagla-live ako sa Facebook mga kabarkada, may mga sinuggest kayo na kailangan kong kumuha ng mga crafting rune na to. Tapos nung una, hindi natin alam kung paano gamitin to. Pero nung may nagbigay ng idea na kuya Sly, gayahin nyo po yung nakasulat dyan. So try natin gayahin to kasi ito yung pinakamadali. Kasi yung iba dito meron itong mga gem na to na hindi ko na maalam kung saan kukunin. Eh, no, may mga gem sila dyan. Yung iba naman meron silang mga items na nakukuha lang sa end, katulad dito purple block. So try natin tong item kung ano makukuha natin dito, kasi ito medyo accessible pa yung mga gamit ito. So kailangan natin ng TNT, ng shovel, ng dispenser at yung iba pa dito. Ay, spruce, nako po, kailangan ko maghanap ng ito, daming spruce dito. Tapos kailangan natin ng emerald. So hindi ko alam kung gagana to, pero sana gumana siya. So ito na lahat ng mga kailangan natin ilagay. Susundin ko na lang siya, lalagay natin siya diyan. Pag ito talaga walang lumabas, tatawa ako, promise. Nagsayang ako ng 30 minutes para lang makakuha ng wala. Ano to? Ba't ko pa ginaya? Wala rin pala akong mawapala. Ay, hindi, dropper ulit. Oh my goodness, dropper ulit yung nakraft ko. Di ba pinindot? Bakit? Oh, ilalagay ko siya ng ganyan. Oh, eto na. Oh my goodness. So pwede tayong gumawa ng maraming ganito. Okay, kailangan naman natin ng dia. Oh my goodness! This is a mystery. Oh my goodness, kailangan natin kompletuhin to. Kailangan natin ng chain. Oh my goodness, ito yung mga mahihirap kunin. Chain, tsaka yung diamond ore. Ito, medyo madali na tong iba na to. Okay. Kailangan natin ng chain, tsaka diamond ore. Kailangan natin mag-chain hunting. Oh my goodness, ganun pala yun. So pwede tayong gumawa ng maraming hit gem. Pero sa ngayon, isa lang muna para malaman natin kung para saan to. Tsaka na tayo gagawa ng maraming hit gem kung alam na natin kung para saan yung mga yan. Okay. Good. Unahan ko na kayo kasi alam ko comment kayo eh. Kuya Sly, pwede po kayong mag-craft ng chain. Oh my god, pwede nga. Ayan o. Ito, pwede tayong mag-craft. Kailangan natin ng ng iron nugget. Tapos pwede tayong gumawa ng mga ganito. Ayan o. Tapos makakagawa na tayo nung leggings. Okay, kailangan pa natin ng iron. What? Nakakraft yung chain dito. Dapat ilagay ni Mojang to eh. Dapat natututo si Mojang kay Arelcraft eh. May mga nilalagay si Arelcraft na nagme-make sense, diba? Nagme-make sense eh. Oh, pwede ka nga naman gumawa ng chain armor. Ayan o. Oh my goodness. Okay, ang kulang na lang natin yung diamond ore. Kailangan ko mag-mining ngayon kasi wala akong diamond ore dito eh. Dapat talaga nagte-take notes to si Mojang eh. Bakit hindi ba kasi siya nagte-take notes? Mojang, kung nanonood kayo ngayon, na alam ko namang hindi ako ganun ka-importante para panoorin nyo. Pero tingnan nyo to! Tingnan nyo to! Mag-take notes kayo! Gusto ko na ganito! Gusto ko ng ganito, Mojang! Bigyan nyo hustisya yung pangalan ko. Bigyan nyo hustisya yung Sly the Miner. Gusto ko ganito mag-mine. 3x3. Tingnan mo! Ang saya! Ang saya-saya mag-mining ng ganito. Alam mo ba, Mojang, kung gaano karaming diamond ang makahanap ko kapag ganito. Makakita pa akong silver, oh. Very nice, Mojang. Mag-take notes ka, please! Gusto ko ng ganitong klase ng mining. Pag ako nagalit, ipopropose ko to sa Kadacraft Season 4 Arelcraft. Para lang dito sa mining na to. Tingnan mo! So kanina pa ako nagma-mining mga kabarkada at ngayon lang tayo nakakita ng
Ano yun? Ano to? Teka, kailangan ko yung bestiary ko. Asan yung, wala yung bestiary ko. Naku po. Ayun, okay, nakuha na natin siya. What? Pwede ba natin i-summon to? Ay, hindi pwede i-summon. What? Ano yun? Crystal shard. Kumukuha lang ako ng diamond, may a-atake pa sa akin. Ano ba naman yun? Kaya pala nung una, wala akong makitang diamonds. At take note, nasira po yung una kong pickaxe. Yung may tunneling na enchantment, yung nag-3x3 na mining. Nawala po yun kasi masyado akong nag-enjoy mga kabarkada. Tapos hindi ko napansin. Mabilis din pala maubos yung durability nun. So dahil marami siyang blocks na nasisira, mabilis din maubos yung durability. Eh, di ba napakalupit? So anong nangyari po mga kabarkada? Na-realize ko bigla na sobra po pala ako ng 2 blocks mga kabarkada nung nagma-mining ako kanina. Kasi nakita ko tong lava na to. Isang tip lang, uy taray, paano ba mag-Minecraft? Isang tip lang po mga kabarkada, kapag katulad nitong Arelcraft na walang coordinates mga kabarkada, ang pinaka-best friend nyo po ay yung mga lava. Kasi ang mga lava pit po ay sa y is equal to 11 lang po sila napupunta. So kung nakikita nyo naman, dito ako nag-strip mining para makakuha ng diamond at nakakuha na nga tayo. So pwede na tayong mag-craft nun. Teka, inumin ko na lang to para hindi na tayo akit sa hagdanan. What? San? What? Ba't doon ako napunta? Ba't doon nag-save yung ano ko, yung spawn point ko? Ano ba naman yan? Okay, so ilalagay natin yung diamond dito. So yan na yung pinaka-itsura nung ika-craft natin. So ilagay na natin siya dito sa may inventory natin na maayos. So dito yan sa may baba, dito yan sa may gilid. Yan, kailangan natin sundan yung specific pattern na to. Tingnan natin kung anong lalabas dito. My God, sobrang hirap naman i-craft nito. Sobrang random ng mga items eh, okay? Lalagay na natin to dito. Ano kaya makukuha natin dito? Dito? Ah, hindi. Dito, sa crafting table pala, no? Okay. Dito. Yan. Dito. Yan. Oh my goodness, kung ano-ano pinagagawa sa atin ni Arelcraft eh. Akala niya nakakatuwa. Hindi nakakatuwa to Arelcraft, ha? Heat talisman. Stores extreme amount of heat. What? Para saan naman tong heat talisman na to? Heat talisman. Talisman o talisman? Basta yon. Para saan to? Anong gagawin ko dito sa heat talisman na to? Ah, anin ko niyan! Anin ko nito! Try nga natin pumunta sa lava. Tingnan natin kung mai-store siya dun. Ay, hindi naman lava yung kay... Ayun, lava nga! 10! Tapos, ano mangyayari kapag nag-store? Ano mangyayari? Pwede ba ilapag to? Wala, hindi pwede ilapag. Para saan to heat talisman na to? Or talisman, kung ano man gusto niyo basa dyan. Pero kumukuha siya ng lava eh. Weird! Ayun o, pwede mo siya lagyan ng lava. O, ayun o, pwede kong kunin lahat ng lava. What? Para saan to? Aanin ko mag-store ng maraming heat. Ay, para umii... Uy, pwede natin siya hawakan para... Temperature! Bumagsak yung temperature ko eh. Okay, so pwede tayong mag-craft ng advanced rune reader na kung saan, kaya mas maganda tong advanced kasi bukod sa advanced siya, eh makikita po natin mga kabarkada kung ano yung ika-craft natin. So medyo ano na yung lalamunan ko, medyo napapaus na ako kasi nag-recording po kami kanina. Pero ito, kapag nilagay natin siya dito, malalaman natin kung ano yung magagawa niya. So hindi na tayo mag-aaksaya ng oras. Oh my goodness! Oh my goodness! Ito yung hinahanap ko nung livestream. Kasi ito mga kabarkada, ang pinakamalakas na armor dito sa Arelcraft. Kung nakikita nyo, meron siyang 31 locational armor. Meron siyang 15. Bakit parang bumaba? Bakit yung headgear mataas tapos yung arm? Ito 8. Oh nga, mataas nga pa rin. Kasi 18 pa din, di ba? Tama ba? Golem. Ay, 15. Pero meron siyang 13.5 locational toughness. Pwede na rin. So, ito nga ang pinakamalakas na armor mga kabarkada. So, kailangan natin i-craft to. So, meron na tayo nung leggings. Kailangan naman natin mahanap yung chestplate. Okay, leggings ulit. Hindi ko kailangan yan. Kailangan natin itapon yan. Ito boots. Okay? Kailangan natin na chestplate. Okay, at least mas maganda na tong advance kasi nakikita natin ano to, obsidian harvester. Very useful for mining obsidian. Uy, i-separate natin yung mga magagandang i-craft. Ito, unbound, stays inventory on death. Wow! Ganda yan ha. Okay, ka-craft natin yan. When breaking a block, there's a chance to either what? Either duplicate? Teka, gamble pickaxe. Gamble, ito, okay, gamble pickaxe. There's a chance to duplicate or destroy it. Ay, ang pangit, may destroy. 50-50 chance, ayoko niyan. Okay, fly with the... fly. I like that. Converts fall damage into an Hulk. Okay, craft natin yan. Ito, vein mines the block broken. Okay, siguro iaano ko ito mga kabarkada. Yan ang gusto ko. Gagawin ko ito mga kabarkada sa livestream. So kung gusto nyo po makita mag-livestream mga kabarkada, pumunta na po kayo sa Facebook. At kung ayaw nyo po manood ng livestream kasi spoilers yon, okay lang naman, hintayin nyo na lang yung episode ko dito. Pero ikakraft ko itong mga to, or kukunin ko yung mga materials na kailangan natin dito. Kung tulad ng mga to, syempre mahirap kunin niya matagal. So maganda kunin ko siya ng livestream. Pero iba dito, pwede na natin ikraft po. Magkakaroon na tayo ng golden armor. Oh my goodness. Pag ito talaga napatay ko, promise, magdidiwang ako. Pag ito napatay ko, shoutout lahat.
Pag ito talaga napatay ko, shoutout sa napatay ko? Shoutout sa lahat! Shoutout kay Brian, kay Amiel, kay Pritz, kay... Kaso sa tubig, ba't sa tubig namatay yun? Hindi ko makukuha. Nakapatay ako with assist. Eto, susubukan natin ito patayin. Walang assist. Pure kill. Pure kill, walang support. Hindi ko matama. Uy, nawala. Kala ko nawala. Hindi lang nag-render. Huwag kang lumayo. Yes! Yes! Yan ang tunay na walang assist! Walang assist! Walang assist, man! Slide the miner. Pro RL Crafter. Slide the miner, pro RL Crafter. Congrats, Kuya Sly. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. First Dragon of the Year. Dragon Hunter. Slide the Miner, Dragon Hunter. Dragon Hunter, baby. First Dragon ever. No assist. Initiate Hunter exam. Ano to? Oh my goodness. Ay, pongpong. Naku po, may boss pala dito. Layo tayo dyan. May dragon na naman! Handa na po ba kayo makapatay muli ng isa pang dragon? Hindi ka pala immune sa apoy. Mahina ka pala eh. Tara dito. Yeah, so... Ho-ho-ho-ho-ho! Second dragon down! Ho-ho-ho-ho-ho-ho! Mamma mia! Dragon sword! Pwede tayong gumawa na apat? Tatlo lang? Kulang pa? Oh my goodness! Wala na akong blaze! Last one! Tapos? Ito na! This is it! Dragon's Eye. Paano gamitin to? Bubble Head. Ho ho ho! Fire Resistance, baby! Fire Resistance, baby! Okay, lagay tayo ng armor stand. Di-display natin ang ating prized possession. Saan natin siya ilalagay? Dito. Dito. Yan! Crap natin yung dragon armor. Wait lang. Unahin natin yung boots. Kasha ba to? 29? So, meron tayong 5, meron tayong 8, 13, meron tayong 7 ba dito, 20, tapos meron tayong 4, 24. So, sakto, meron tayong 24. Okay, complete set. Kaboom, ponis! Ito ang ating dragon armor. Masusuot lang natin yan kapag ganap na tayong dragon slayer. Hintayin nyo yan. Kapag tayo naging totoo ng dragon slayer. Ito ba? Dito ako natutulog eh! Laba! Dito ako naliligo eh oh! Ang lamig! Ang lamig! Ang lamig ng laba! Sabi ni Rick, gisingin ko daw yung kalaban. Ayaw nga gumising! Kanina ko pag inigising, puro sila tulog. Tingnan mo, tulog pa rin siya. Nakauwi na ako't lahat. Tulog ka pa din! Ha? Nakanganga pa, tumutulo na yung laway mo, ha? Uy, dragon orange juice? Sarap? Nawala. Tingnan mo. Tumanda ka na. Kakatulog mo dyan, tumanda ka na. Eh, hindi ako nakakuha ng dragon scales. Para saan ba itong fire dragon blood? Dragon blood. Para saan ba to? Ah! Oh! Really? Really? Totoo ba? So, yung dragon sword, pwede na natin it... crap sa dragon's blood. Oh! Ho ho ho! Ang ganda ng spada natin, men. Very nice, ang ganda, lupit. Oh, gusto ko yung spada na to. Pero siguro mga kabarkada, dito ko na po tatapusin ang ating RL Craft Episode 10. Kung hindi mo pa napapanood yung mga previous episode, panoorin mo na mga kabarkada. Pero yun lang para sa ano, tatanggal sa muli. Paalam! Paalam, mag-subscribe ka na, hit like, at pindutin mo na yung video dito sa may gilid kung gusto mo pa manood ng mga malulupitang Minecraft videos, mga kabargada. Dyan sa may gilid. Pindutin mo na yan. Click that. Click here to subscribe. Naging wish eh.